Don't start, Beatrice. Ginawa ko lang naman yun dahil gusto kong mabuo tayo. Margo is our daughter. Atin siya. Mula sa simula, alam mo na anak natin si Margo. Pero tinago mo sa akin ang katotohanan. Pinaniwala mo ko na adopted siya. And what's worse, hinayaan mo magdusa si Margo. Dahil ang sinabi mo, ibabalik mo siya kay Teresa. Dahil siya may karapatan. No, but it's unfair to us. Anak natin sila. Sa tingin mo ba, papayag ako na mapunta lang sila sa ibang tao? Kaya pinaniwala mo na lang siya, naampon siya. Kasing pag-iisip ang meron ka. Hinayaan mo mag-suffer si Margo through all these years thinking she was adopted? Anong klaseng ina ka? Anong klaseng ina ako? Oo! Desperada ako! Julio, natakot ako na mawawala ka sa akin. Kaya ginawa ko lahat para lang hindi ka mawala sa akin. Lahat-lahat! Then mali ang rason natin dalawa para sa pagkakaroon ng anak. How can you ever think I'd be happy thinking may isang bata magsasuffer thinking na ampun siya? Julio, I'm sorry. Huwag ka sana magalit sa akin. I'm sorry. Julio, please, huwag kang magalit. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Hindi ko alam kung paano. Saan ang punta mo? Nagpabook na po ako sa hotel, Tay. Doon na muna magpapahinga si Nanay. Huwag ka na umalis. Hindi naman kailangan eh. Ako ang dapat tumalis. Tsaka, yun ang ginawa ko. Ginawa ko lang yun dahil sa yun ang nakakala ko makakabuti sa ating lahat eh. Lahat naman tayo, Tay. Yan ang gustong gawin, di ba? Yung makakabuti sa lahat. Pero masyado ka marami sinaktan sa ginawa mo. Halos masira ang buhay ni Margo. At higit sa lahat. At sinungaling ka sa akin. Ano ang tama doon? Ano ang makakabuti doon? Teresa, ginawa lang naman ni Tatay sa akin para... Dahil para protektahan ka eh. Lahat ng meron ako sa'yo. Lahat na nangyari sa buhay ko, alam mo. Lahat na meron ako, hinati ko sa'yo. Pinakatiwala ko sa'yo ang buhay ko. Nay. Ito na ang bahala sa mga mo, ha? Humayo kayo at dalhin natin ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Mayo. May papagawa ho ba kayo? Iutos? Hindi. Nalinig ko lang kasi malapit ka na palang lumabas. Opo. Eh, sana nga ho eh. Sana ipagpatuloy ang magagandang gawain dito sa loob at sa paglabas mo. Huwag po kayong mag-alala. Kung kailangan mo ng tutulong sa'yo para makapagsimulang muli, dito lang kami. May mga programa kami sa katulad mong lalaya na. Salamat po sa alok, pero may nag-aantay na po sa akin sa aking paglaya. At may matutuloy na rin po ako. Sabi ko na nga ba eh, may kahinaan ka rin sa Marias. Tama lang ang paghihintay ko. Dahil ikaw mismo nagbigay sa akin ng alas. Teresa, huwag kayong mag-alala. Akong bahala. Di ko kayo pababayaan. Kapag may ginawa ang pamilya ni Beatrice, ako may kasalanan. Engot ka pala eh. May namin ko na nga doon sa harapan na akong lahat ang may kasalanan. Di sasabihin ko, ulyanin kayo. Tatay Jack, ayan yung pagbayaran ko ang lahat. At yung tinuring ko na kayong ama. Simula nung wala na ako ng mga magulang, kayo na nag-alaga sa akin. Kaya niyo namang
pagbayaran ko lahat ng mga utang na loob ko sa inyo. Alam mo, Oscar, nakahanda akong panagutan lahat yung mga ginawa ko. Ako naman, hindi sarili ko lang ang iniisip ko eh. Si Teresa, si Margot, eh silang pinaka-nasaktan dito sa mga nangyaring ito eh. Naninindigan pa rin ako, Tatay Zach, na tama yung ginawa natin. Ang mali lang, di tayo handa na hantong sa ganitong lahat. Anak, dapat hindi mo na ito kinuha. Ang laki naman ito. Nay, okay na po yun para makapagpahinga ko kayo. Ganito rin ba yung nararamdaman mo noon? Yung parang kinamumuhian mo ako? Siguro na eh, sa ngayon hindi niyo pa po maiisip. Sariwa pa po kasi yung sugat. Pero alam ko, mapapatawad niyo po si Tatay Zach. Hindi ko alam, anak. Hindi ako sigurado na kasing lakas mo ako. Na kasing buti ng puso mo ang puso ko. Ano ho yung planan niyo ngayon eh? Ang alam ko lang, ayoko lang makita si Tatay siya kasi Oscar.